kita mo sa mga face. Ganito dapat yung gawin nyo kapag mag-install kayo ng sink. Lagyan nyo din ng masking tape. Saka i-actual nyo yung sink dito. Parang gawin yung pattern sa butas. Yung sink, lagyan nyo dito sa kanyang butasan. At tandaan nyo, kapag mag-cut kayo dito, huwag nyo ilabas yung blade niyo. Hindi dito kayo sa loob mag-cut. Huwag nyo i-cut yung line, yung marker nyo. Huwag nyo i-cut para paglagay nyo sa sink, hindi malaki yung gap ng sink at saka tiles. Pangiting na yan kapag ganyan ang resulta. Okay, kita ko sa inyo paano natin ito i-cut. Kita ko sa inyo mga kins, ganito dapat po ang pinstay. So, maliit lang yung kanyang gap niya sa kanyang join. Merong yung iba dito kapag silang nag-install, masyadong malaki po dito. Saka pangit yung tabas ng kanilang blade. Kaya kailangan ganito, malinis siya. Yan. Walang, hindi pa yan yung install. Mali, try pa namin kung magkasya ba siya. Dito dapat niya kailangan naka-flush lang siya sa ating tiles. Yung iba nag-install nito, pinatong nila sa tiles. Pangit yun, pangitingnan yung ating sink. Saka dito, itong mga UP na to, dati na to, kasi ginamit na to. Binalik lang natin yung sink, dati na yan. Hindi kita ang yung may salarin dyan, ha. Yan ito dapat to, custom install. Yan, ganyan. Ganyan dapat. Ganyan. Kaya, pag magpa-install kayo ng sink, kailangan maayos pagkatrabaho. Huwag nyong bilis-bilisan. Kasi itong sink na to, kapag mag-install kayo ng ganito, kailangan to na dandahan lang para hindi maapektuhan pagka-install na. Hindi napiktuhan ang gun kasi pag nakat niyo ito ng malaki yung tires niya, hindi na yan nababalik ninyo. Kahit lagyan pa ng grout yan, makikita yan na malaki ang kanyang gap o join. Kaya dandahan lang kapag magkat ka ng ganito, kapag install ka ng sink.
Tatanggalin naman natin to. Kasi tirahin namin to. Try pa lang to. Install na natin to. Itong gawin ng mga Kenzo, kailangan nyo magyan ng adhesive dito. Yung iba, gumagamit sila ng epoxy. Depende yun sa sink na gagamitin nyo. Kasi mayroong sink na yung gilid niya. Ito, ito. Gilid dito. Ay, magkita. Mayroong sink na dito sa gilid. Dito, flat siya, flat. Flat yung kanyang dito sa gilid-gilid. Hindi gaya nito na may nakabind. Pwede. Yun na klase na sink. Gamitan mo talaga ng marine epoxy para kakapit siya sa gilid. Pero ito, hindi na pwede kasi nakabind siya. Dito siya hawak sa ating adhesive. Kakapit siya dito sa ating adhesive. Ang ganito, gagawin nyo lang. Dito. Kailangan yung dahil adhesive nakapantay siya para paglagay nyo sa sink nyo, magandang kakapit siya dito. Saka yung sink, lagyan din natin ng tayo adhesive. Pag yung ginamit namin na adhesive, PVC. PVC na tayo adhesive. Maraming nag-install na rin ito. Nag-leak yung kanilang sink sa gilid. Ito, tumaan yung tubig sa gilid. Basta hindi marunong mag-install ng ganito. Talagang ganyan din. Yun, ganun din ang nangyari. Ganun din ang nangyari. Nag-leak siya. Hindi siya tuloy ba? Isang tuyok yung aming adhesive kahapon. Yeah. Kaya ito. Lagyanin natin ito dito sa para mag-purpose ito. Kapag nakapatong na siya dito sa ating pinagyan ng adhesive, kakapit ito. Kasi kung hindi mo ito lagyan, direkta mo itong lagay dito. Itong adhesive na to, ipupush niya sa ilalim. Kaya walang laman ito. Kaya yan ang dilema. Kapag ito ay walang laman, dito papasok yung tubig. Saka magli-leak siya. Kailangan lagyan. Magli-leak, silik-leak, silik-leak. Kailan ba? Magli-leak. Silik-lik. Malaking problema sa mayari yun kapag click yung kanyang sink, click yung pagka-install, nagagamit yung kabinet niya sa ilalim. Okay, install na natin. Hindi na itong bitida kasi matalong. Okay. Deja. Binix na. Ha? Binix. Yun.
Dandahan lang. Huwag mo pilitin. Kasi pasok yan. Pasok yan. Dandahan lang Hawkins para baka masubahan mo pagka pupok pupunta dyan sa ilalim sa kaipus na naman ninyo sa palitaas yung mga halo niya hindi na siya kakapit dito yeah, dandahan lang kontrolin nyo lang lakas nyo. Expensive na sink yung flat dito. Maganda yung i-install kasi pantay lahat sila sa tiles. Itong ganitong klase na sink. Yung pagka-bend niya, hindi siya debil. Ito na dyan mga Kims. Yung ating kitchen sink. Tingnan nyo. Install na natin. Yun. Hindi mo makikita yung join niya. Kasi maliit lang. No? Dito, hindi mo makikita dito. So, tingnan mo. Maliit lang yan. Kasi alam lang siya malaki. Tingnan sa camera pag parang yung magigit mo magigit lang siya magigit lang yan yun hindi grout ngayon kulang ito grout pantay na siya sa tiles pantay na yan pantay yun dito grout kulang yan magigit yan mo. Oh, malaki siya tingnan. Oh, maliit lang yan, maliit. Yeah, dito. Yan. Yun mga Kims. Ito lang magtatapos yung ating tutorial. Sana kung nagustuhan nyo itong ginawa ko na tutorial, like, share, and comment. At huwag niyong kalimutan mga Kims yung pag-subscribe sa aking YouTube sa hindi pa nakasubscribe. At maraming salamat din sa mga taong patuloy na nanonood sa aking video. Mga Kims, kung may mga katanungan kayo, pwede niyong i-comment sa comment section. Asahan niyo ng sagot ko. Mga Kims, maraming salamat. Thank you so much.